Patuloy po ang Panginoon sa pagbibigay ng huling habilin sa mga disipulo. At ang pinakang huling habilin niya ngayon ay tungkol sa pag-ibig. At ang pag-ibig na ipinagkakaloob niya ay muli niyang hinahamon ng mga disipulo na sila rin mahalin din nila ang kanilang kapwa gaya ng pag-ibig ni Jesus sa kanila. Ang pamantayan ay ang pag-ibig ni Jesus. Pag-ibig na walang kondisyon, pag-ibig na handang magpatawad, pag-ibig na handang magbigay hanggang kamatayan. Pag pinag-usapan po ang pag-ibig, ay lumulutang po ang dalawang uri ng pag-ibig. Sa wika pong Griego, ito pong tinatawag na eros at agape. Ang eros po ay more on pagmamahal sa sarili. At yung pong agape, ito po ang tunay na pagmamahal. At ito po ay nangangahulugan ng pagpapakasakit, pagbibigay, kamatayan para sa kanyang minamahal. Kaya meron po tayong tinatawag na erotic kind of love. More of the personal satisfaction. And the focus is ourselves. Meron naman po tayong tinatawag na agape kind of love. At ito po yung pagmamahal ni Kristo hanggang kamatayan. Kaya naman po, muli tayong ginaganyak ng Panginoon na manatili tayo sa Kanya. And the only way for us to remain in Him is to remain in love. Kaya maaari nating itanong, anong karapatan ni Jesus na sabihan tayo para magmahal? Has Jesus the right to say, to command us to love one another? At maaari ang sagot ng Panginoon, walang pag-ibig pa nahihigit sa isang taong nag-aalay na kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. And I did exactly that. I have died for you. Kaya naroon ang kapangyarihan. Naroon ang masabi po nating kautusan ng Panginoon sabagat mismo siya nagmahal sa atin sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating mga kasalanan. Kaya mananatili lamang po tayo na nakaugnay sa Panginoon kung handa tayong magmahal. Hindi lamang ng sarili, kundi ang ating kapwa. Ang tunay na pag-ibig ay nagpapalaya. Ang tunay na pag-ibig ay handang magsakripisyo para sa kanyang minamahal. At ito po ang ginawa ng Panginoon. Kaya ang modelo ng tunay na pagmamahal, walang iba kundi ang Panginoon. Love not only when it comforts you, but love until it hurts, and love until it hurts no more. Humanda.